narito na ang Best Newscast sa 24th KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo DWSM Star FM Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali, Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay ika-17 ng Oktubre 2019, araw ng Huwebes. Sa ulo ng ating mga balita, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology naobserbahan ang Mount Apo kasunod ng malakas na lindol dahil sa posibleng maging epekto nito sa naturang bulkan. Samantala, mahigit 10 bahay ang nawasak ng magnitude 6.3 na lindol. At mamaya may update din tayo kaugnay sa casualties na naitala maliban pa doon sa recorded landslide sa parte ho ng North Cotabato. Ang Department of Justice may tugon na raw doon sa kahilingan ng Senado na ipreserba na ngayon pa lang yung testimonya ng mga pulis na umaresto sa sinasabing drug lord na si Johnson Lee at iba pang testimonya ng mga personalidad na nakakatanggap din ng banta sa kanilang buhay sa isyu ng Ninja Caps. Farmgate price ng pala ay lalo pa raw bumaba, 8-year low na itala. Alkalde naman doon sa Marawi, ayaw munang payagan yung mga residente sa most affected areas na doon na manatili sa kanilang mga dating lugar habang nagpapatuloy pa ang rehabilitasyon. Sa ating ulat panahon, landfall daw ng bagyong Perla sa Northern Luzon, posibleng mantala dahil sa napakabagal na pag-usad nito sa mga nakalipas na araw. Sa international news, US President Donald Trump minaliit ang itong pahayag ni House Speaker Pelosi at maging ng Democrats na nag-walk out mula sa ginawang pagpupulong. May kinakaharap pa rin kasing kaso yung impeachment case itong si US President Donald Trump. Sa ating balitang palakasan, pakikiramay buhos sa pagpanaw ng boksingero sa isang brutal na boxing match sa Amerika. At live nationwide via satellite, napapanood sa pamamagitan ng ating live video streaming sa www.bomboradio.com. Ako ang inyong anchor man, si Bombo Dennis Hamito, at ngayon sa ating mga balita. Nagpaliwanag ngayon ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kaugnay ng kalituhang idinulot ng kanilang data na intensity 7 para sa 6.3 magnitude na lindol sa parte ng Cotabato at mga karating na lugar. Matatanda ang kagabi ay nag-abiso ang PBOX ng 6.3 magnitude, ngunit sa mismong lugar na pinangyarihan ng lindol ay naitala ang intensity 7, partikular na sa Tulunan, North Cotabato at mga karating na lugar. Paliwanag ni Undersecretary Renato Solidum sa exclusive interview ng Bombo Radio, ito mano ay magkahiwalay na basihan ng pagdideklara ng PBOX. Ang magnitude ay na-detect umano ng kanilang makina at iba pang gamit, habang ang intensity naman ay base sa naramdaman ng mga tao. Kaugnay niyan, narito pa ang dagdag na paliwanag ni Undersecretary Renato Solidum sa interview ng Bombo Radio. Kung nabago ang lindol, hindi lang ang katangasin ng kapal ng bato, hindi lang din ang nababawas ang umerhiya. Kaya kung ano lang yung nararanas si Babao, mas malakas kapag mabagaw ang lindol. Mas mahina, malalag yung lindol. Kapag intensity 7 ang pinag-usapan, ang nasin 6.3, ang nararamdaman ng mga tao malapit sa epicenter ay yung kilos na hindi sila makatayo ng pwede. Nahihirapas yung tulo, yung mga mahihinang parte ng building ay pwede nasira. Bahagi ng paliwanag ni Undersecretary Solidum sa interview ng Bombo Radio. Samantala, inoobserbahan naman ng mga eksperto ang Mount Apo doon pa rin sa Mindanao, sakop ho yan ng Davao Region. Ayon nga kay Solidum, ito ay dahil na rin sa posibleng maging epekto ng naturang malakas na lindol sa naturang bulkan. Bagamat hindi ito nakikitaan ang mga aktibidad sa mga nakalipas na taon, eh hindi umano malayo na magkaroon pa rin ito ng aktibidad o volcanic activity dahil sa nakatrigger na malakas na lindol. Narito pa ang dagdag na paliwanag ni Undersecretary Solidum sa interview ng Bombo Radio Philippines. Lindol at mega snowfall at hindi related sa volcano. Pero ang tanong na natin ngayon, yung lindol ba at pwede makasekto doon sa edad ng mga tapo? Siyempre, titingnan natin ito kung merong activity.
sa ating experience ang isang bulkan para ma-reactivate ng balas na pag-indol ay merong laman na magma na ready to be erupted. Bahagi pa ng pagpapaliwanag ni Undersecretary Solidum sa interview ng Bombo Radio Philippines. At kaugnay ho niya, nakuha natin doon sa Davao del Sur ang mga development dahil tuloy-tuloy daw na nararamdaman pa yung aftershocks. At kumustahin na rin natin yung mga kababayan nating apektado ng naturang pagyanig. At may pag-ulat live dyan sa area si Bombo Aldrin Mantawil. Bombo Aldrin, please come in. Yes, Bombo Nenis, yun nga, no, ang mas lalo pa, no, na kinabahan ang itong mga residente, lalong-lalo na dito sa lungsod na Gamagsaysay, Davao del Sur, at sa sunod-sunod na mga aftershocks na naganap kaninang madaling araw, bandang alas 5 ng umaga at nasundan ito ng alas 9:40 ng umaga. Sa nangyari dito sa ano sa may isang barangay dito sa Barangay San Isidro, ang halos isang kilometro ang haba ng bitak at may taas na 10 talampakan ang nangyaring disalignment ng lupa sa purot 6 sa barangay, sa nasabing barangay, lungsod ng Davao del Sur, at ilang mga pananim ang natira gaya ng niyog at mais, at swerte naman at walang tao ang bahay na nagkulap na pag-aari ng isang pastura na nakilala sa pangalan ng Pastura Arlene ng Alliance Church. Anya, nagtagawa daw sila ng prayer meeting na nangyari ang lindol. Wala namang nasaktan sa pamilya, liba na lamang doon sa pamilya na nasawi matapos na matabunan ng gumuhong lupa. Ito yung mga pangalan ng mga nasawi. At sa si Chris Joy Chiwaruda, ang dalawang taon na taga San Isidro, Barangay San Isidro, lungsod ng Magsaysay, Davao del Sur, at itong si G.G. Lakay, at itong ina niya nga si Arjen Lakay Abundo, ang nasawi rin, no, matapos na tabunan ng gumuhong lupa. So, habang patuloy namang ginagamot at sa ospital dyan sa Provincial Hospital na Davao del Sur, itong ama ng itong asawa ng nasawing ina na si Joy Joy Lakay, 30 anyos, at anak nito na si May Joy Lakay, ang 9 na taon. At sa ngayon, agad na bang nagpadala ang NGO ng Magsaysay, Davao del Sur, ng tulong doon sa mga apektado na mga residente ng lalong-lalo na itong pagkain at mga gamot doon sa mga may sugat. At kanina, yun nga, dalawang mga aftershocks ang natala. At kanina nga madaling araw, 5:10 a.m. at nasundan ito ng 5.3 magnitude dakong alas 9:40 na nga umaga kanina nga umaga sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. At sa ngayon, mahigpit naman na iingat ni Mayor Arthur Davin ang mga residente at lahat ng mga tao na ng Magsaysay, Davao del Sur, sa posible pa ng mga aftershocks sa Bombo Dennis. Okay, so kumusta naman ang serbisyo ng kuryente dyan sa area? Dahil sinasabi mo, may mga naapektuhan talaga. Ano, tuloy-tuloy ba yung supply ng kuryente so far, Bombo Aldrin? Merong mga ilang barangay, Bombo Dennis, ang sa ngayon ay wala pa rin na kuryente dahil nga kagabi, during doon sa pagyanig ng malakas na lindol ay nakipagsabayan din ang pagkawala nitong kuryente at may brown out na nangyari kahapon sa ilang mga areas o barangay dito sa Magsaysay, Davao del Sur, Bombo Dennis. Sa ngayon, ang sitwasyon ng ilang mga residente dito ay mas minabuti pa nila na mag-stay doon sa labas ng kanilang bahay kaysa doon sa loob mismo, kasi may mga bitak kasi yung mga bahay nila, at posibleng yung mga debris ay maaaring mahulog every now and then, na Bombo Dennis, at yung iba doon na naman sa gilid ng kalsada
natutulog at kagabi, Bombo din. Okay, one just last point, Bombo Aldrin. Kumusta naman yung lagay ng panahon? Dahil binabanggit mo, may mga gustong manatili sa labas ng kanilang bahay. Pero kumusta yung lagay ng panahon? Baka naman na medyo maulan dyan, eh delikado naman magkasakit yung ating mga kababayan. Yes, Bombo, Dennis, no, sa ngayon, ang sitwasyon ng panahon dito ay medyo makulimlim na ang kalangitan ngayon at posibleng may mga pag-ulan, no, mamaya dahil sa madilim o makulimlim na ano ngayon, yung takbo ng panahon. Mm-hmm. O, yung papawirin, no, no. Dito sa Magsaysay, Davao del Sur, Bombo Dennis. Okay, sige. Mamaya, may mga update pa tayong kukunin dyan sa area mo at doon sa mga kapatid nating himpilan sa iba pang lugar na naapektuhan din ng lindol. Maraming salamat, Bombo Aldrin. Mm-hmm. So, sa ngayon, si Mayor Arthur Dabin nagpatawag ng emergency session or meeting sa mga concerned agency. So, possibly, mamaya-maya, matapos sila, possibly may mga deklarasyon o possibly may mga state of itong calamity, Bombo Dennis. So, yan ang, yan ang abangan natin na mamaya, Bombo Dennis, sa patuloy natin na pag-monitor sa mga nangyari dito sa area ng Davao del Sur. Mula dito sa Bombo Radyo Davao, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aldrin Mantawil para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Balik na raw sa normal ang sitwasyon ang malaking bahagi ng power sector sa Mindanao matapos maapektuhan ng magnitude 6.3 na lindol kagabi at ayon huyan sa report ng Department of Energy. Batay nga sa monitoring ng ahensya, na-restore na yung supply ng Mindanao Geothermal Power Plant, particular ho yung Unit 2, kaninang alas 3 ng madaling araw. At habang kaka-restore pa lamang doon sa supply ng Unit 1, itong alas 10 naman ng umaga. Wala na raw naitalang damage pa sa transmission at high voltage facilities sa South at North Cotabato. Samantala, balik naman ang operasyon ng anim na electric cooperatives na nagkaroon ng power interruption na naitalaho kagabi. Marami pa tayong update hinggil hujan sa lindol sa Mindanao at sa mga susunod na bahagi po ng ating balitaan ay kukuha pa tayo ng mga karagdagang update. Sa ibang balita muna, yung Department of Justice meron na daw tugon dun sa hiling ng Senate panel na i-preserve yung mga testimonya ng ilang resource person kaugnay ho sa issue ng Ninja Cups. May detalya si Bombo Gerald Ulip. Ang inamin na Bombo Dennis, mga kabombo ni Justice Secretary Bernardo Guevara, na hindi nila pwedeng aksyonan ang hearing ni Senator Richard Gordon na i-perpetuate o i-preserve ng Department of Justice ang mga testimonya ng tatlong pulis na sangkot sa drug raid sa Pampanga. Ang manatuan ng pulis ay sangkot sa paghuli sa sinasabing drug lord na si Johnson Lee. Ayon kay Guevara, hindi nila pwedeng pakialaman ang pagpreserba sa testimonya ng mga pulis maging ng mga barangay officials ng Mexico Pampanga dahil ang PNP, Criminal Investigation and Detection Group, ang nagsampan ng kaso. Dapat umarong ang CIDG mismo ang magsulong sa perpetuation ng mga ebidensya para magamit ito sa hinahanap dahil paring hindi siya makadalo sa mga pagdirig sa oras na ang kaso ay maikyat na sa korte. Una nang sinabi ni Gordon, mas mainam na hakbang ang perpetuation of testimony dahil matitiyak na magagamit ang testimonya bilang ebidensya sa korte. Ano man ang mangyari sa testigo, pero ayon kay Guevara, nasa investigation states pa lamang ang reklamo laban sa mga pulisa na inaakusahang nagre-recycle nga ng droga. Kaya't ang PNP, CIDG na tumatayong complainant sa naturang kaso ang dapat magsulong nito. Pero sakali umarong makitaan ng DOJ ng probable cause ang reklamo laban sa mga binansagang Ninja Cups, gagawin umano ng kagawaran ang lahat para mapreserba ang testimonya ng mga testigo. At live mula dito sa DOJ, Bombo Gerald B. Ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Monitoring mga kabombo hinggil ho sa farm gate price ng palay, lalo pa raw pala itong bumagsak at naitala ang 8-year low hinggil ho dito sa presyuhan ng palay. May detalye si Bombo Dave Benson Posit.
Lalo pang bumaba ang farm gate price ng palay sa 15.83 pesos kada kilo hanggang noong katapusan ng buwan ng Setyembre. Batay sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang naturang presyo ay pinakamababa sa nakalipas na 8 taon. Mas mababa rin ito ng 29.25% kung ikumpara sa presyo sa kaparehas na period noong 2018. Ito na ang ikalawang linggo na ang farm gate price ng palay ay umabot sa 15 pesos kada kilo at ikalawang pagkakataon naman na humantong sa 8 year low. Magmula nang naipatupad ang rice tariffication law noong Marso, patuloy ang pagbulusok ng presyo ng palay. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin na ipapatupad ang gobyerno na pangmatagalang solusyon para maresolba ang problema na ito. Bombo Davidson, Pasit, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 16 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. At may marching orders daw yung alkalde ng Marawi City. Ngayon ho kasi ginugunita yung ikalawang taon ng liberation mula sa kamay ng Mauti ISIS. Para ho dun sa mga residente, may payo ho yung kanilang alkalde. May detalye ang Bombo Radio, Cagayan de Oro. Makasaysayan ang araw na ito, Oktubre 17, para sa mga biktima ng urban warfare ng Marawi City taong 2017. Kaninang umaga, nag-umpisa ang Marawi Liberation Day celebration sa pamamagitan ng isang wreath-laying ceremony kung saan naabot sa 168 na bilang ng mga sundalo ang kinilala sa kanilang kadakilaan sa panahong kanilang sinagupa ang mga teroristang Mauti ISIS. Sinabi ni Marawi City Mayor Mahol Gandambra na matapos ang wreath-laying, nagbigay sila ng ghost signal para sa mga residente sa mostly affected areas o MAA na makapagtayo sa kanilang mga bahay. Subalit hindi muna nilang pinayagan na sila'y makatira sa nasabing lugar dahil sa kakulangan ng basic services kagaya ng kawalan ng water systems at wala pang insulasyon ng kuryente. Kasabay nito, aabot naman sa 101 families mula sa Saduk proper, Raya Saduk, South Madaya at Dagobduba ang mabibiyayaan sa inilunsad na groundbreaking ceremony ng Social House Finance Corporation kung saan naabot sa 1.8 hektarya ng lupa ang papatayuan ng pabahay sa tulong ng $10 million funding mula sa gobyerno ng Japan at ito ipapatakbo ng United Nations Human Settlements Program sa ilalim ng proyektong Rebuilding Marawi through Community-Driven Shelter and Livelihood Project. Sa nakaraang linggo sa pamamagitan ng isang groundbreaking, magpapatayo ang National Housing Authority o NHA sa barangay Kilala ng Marawi City sa abot 500 pabahay. Ang tinig ni Marawi City Mayor Mahul Gandambra. Hindi ho sila papabalikin doon para tumira doon kasi hindi pa ho habitable yung MAA. Pababalikin sila para maggawin ng kanilang bahay, reconstruction or construction because hindi pa po tayo nakapaglalagay ng mga basic facilities such as electricity and water system. Ayun po ay gagawin ng gobyerno simultaneously with the building of these private properties. Balita mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo and Caliste. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali, abangan sa ating pagpapatuloy. Si Pangulong Rodrigo Duterte raw ay nasangkot sa minor accident. Habang sa ating balita sa labas ng bansa, yung ilang opisyal ho ng Estados Unidos ay nag-walk out mula sa kanilang pagpupulong. Ito'y may kinalaman pa rin sa desisyon ni US President Donald Trump doon sa issue ng bakbakan sa Syria, mga kabombo. Yan at iba pang mga balita sa ating pagpapatuloy. Hey guys, may gusto lang sana akong i-share sa inyo. Teka, yes din dong. Yes, Derek. Choco butternut ba yan? Butternut ba yan? Hindi. Choco butternut. Hindi. Butternut. Ang Dunkin' Donuts Choco Butternut at Butternut ay parehong masarap pero magkaiba ng sarap. Kung love mo ang Choco Butternut, mai-inlove ka rin sa Butternut. Kung love mo ang Butternut, mai-inlove ka rin sa Choco Butternut. Derek, inagaya mo ba ako? The finest athletes in the Southeast Asian nations are going to the Philippines for the biggest ever edition of the Southeast Asian Games, November 30 to December 11, 2019.
More than 10,000 athletes and officials will descend into the Philippines. Bombo Radyo and Star FM stations will be there. Let us all support and cheer Team Pilipinas as we win at one. Will Team Pilipinas reclaim the glory of 14 years ago when the country hosted and won as overall champion in 2005? Abangan ang walang humpay na pagbibigay ng mga impormasyon sa laban ng mga atletang Pinoy at labing isang mga bansa. Bombo Radyo Philippines, the official media partner of the 30th Southeast Asian Games. Fast sa Radyo Bombo! Balik na tayo sa ating mga balita, mga kabombo. Anim na buwang sanggol ang naitalampatay matapos daw ito'y mahulog sa seawall doon sa Port of Iloilo. At may follow-up report ang Bombo Radyo Iloilo. Palutang-lutang at patay na ng matagpuan ang bangkay ng isang anim na buwang sanggol matapos mahulog sa seawall sa Barangay Pescadores, Gimbal, Iloilo. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Executive Master Sergeant Jose Nelio Sabran, officer in charge ng Gimbal Municipal Police Station, sinabi nito na nagpapahangin lang sana ang mag-amang vales sa seawall nang mangyari ang insidente. Ani Sabran, nakatulog ang ama ng sanggol at hindi na nito namalayang nahulog na pala ang kaniyang anak. Dagdag pa ni Sabran, umami namang nakainom ang ama ng sanggol bago mangyari ang insidente. Matapos ang ilang oras, natagpuan ang mga residente na namimingwit ang katawan ng sanggol na palutang-lutang sa dagat. Dinala pa ang sanggol sa ospital pero idiniklara na itong dead on arrival. Labis naman ang pagtangis ng pamilya ng sanggol dahil sa insidente nangyari sa kanilang anak. Wala yung mga palupang dan nga nahulog na gali ang bata niya sa dagat. Tungod sa kataob kagabi, ang tubig na labot sa seawall. Ang pahayag ni Police Executive Master Sergeant Jose Nelio Sabran. Balita mula ito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Aisin Ruelo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, dyan sa Pasay City, yung isa sa malaking Pogo Hub, yung mga Banyaga ho, ang karamihan sa mga nagtatrabaho rito ay pinasara ng BIR dahil sa hindi pagbabayad ng 100 milyong halaga ng buwis. May detalye si Bombo Christian Yusores. Inaalam na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan at nationality ng isang John Eric Lavarias Altavas na itinuturong may-ari ng Philippine Offshore Gaming Hub na ipinasara ng Bureau of Internal Revenue noong umaga. Pero sa lalaki ng dado ni na BIR Deputy Commissioner Arnel Gubalia at Department of Finance Assistant Secretary Tony Lambino ang opisina ng Altec Innovations Business Outsourcing sa gusali ng Double Dragon sa Pasay City. Hindi daw kasi ito nagparehistro bilang VAT taxpayer na nagresulta sa hindi pagbabayad ng nasa 100 milyong pisong halaga ng buwis. Ayon kay Gubalia, tinatayang nasa 1,000 ang empleyado ng kumpanya na mahiwalay pambranch sa Paranaque City. Karamihan daw sa mga ito ay Chinese nationals. Kung maaalala, isang offshore gaming company rin na may operasyon sa Subic, Zambales at Metro Manila ang ipinasara ng BIR kamakailan bilang parte ng crackdown ito sa mga illegal Pogo Hubs. Nagpaala na naman si Asek Lambino hinggil sa responsibilidad ng mga dayuhang nagtatrabaho rito sa Pilipinas sa pagbabayad ng buwis. Ang tinig ni Asek Tony Lambino. Hindi fair sa Filipino taxpayer na every month nakakaltasan ng 12 nagbabayad ng buwis, samantalang may mga foreign nationals na hindi sumusunod sa batas. So it's a fair implementation of the law. It's making sure that everyone is complying with their duties and liabilities and responsibilities. Bombo Christian Yusores nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Aras natin sa buong kapuluhan, ganap na hong 24 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali at ang oras atin sa inyo ng Dunkin' Donut. Ako muna tayo sa Malacanang dahil si Pangulong Duterte pala ay nagkaroon ho ng minor accident at meron din siyang marching order doon sa mga power generation companies. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, na aksidente nga si Pangulong Rodrigo Duterte kagabi habang sakay ng motorsiklo. Sinabi ni Senador Bongo, sumemplang si Pangulong Duterte habang palabas ng PSG compound. Ayon kay Senador Go, masakit daw ang balakang ng Pangulo matapos ang insidente. Siya ay kasalukuyang nasa Malago compound sa Malacañang Park at nagpapahinga. Pero sa panig naman ni General Niembra, ang commander ng PSG, sinabi nito na hindi naman daw grabe ang aksidente at ang gamit ng Pangulo ay yung three-wheeled motorbike. So,
So yung tatlong gulong at sumabit daw yung isa sa mga gulong sa isang ham. At sabi niya ay hindi naman daw natumba ang Pangulo Duterte. Pero sa panig ni Senator Bongo ay sumimplang ang Pangulo kaya daw masakita yung kanyang balakang. Wala pa namang abisa ngayon kung tuloy pa ba yung event ng Pangulo sa Manila Hotel mamaya para daluhan ang isang business conference. At sa iba pa mga balita ay pinababantayan ng Pangulo Duterte sa Department of Energy at Department of Environment and Natural Resources ang mga power generation companies sa bansa. Sinabi ng Pangulo kagabi, layunin itong malaman kung nakasusunod ang mga ito sa batas, mga regulasyon at pulisiya ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, na isang malinis na enerhiya lamang ang lilikahin kasi ng mga power producers. So abangan mga kabombo, Bombo Dennis, yung update tognay sa kalagayan ng Pangulo matapos magkaroon ng aksidente habang nakasakay ng motor nga kagabi. Mula sa Malacañang, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Balik tayo sa ating mga balita hinggil sa epekto ng bagyo ng lindol. Bagamat tayo may umiiral humbagyo pero sa Northern Luzon naman ito at binabantayan habang dun sa Mindanao ay naapektuhan nga ng napakalakas na pagyanig 6.3 magnitude at may mga bahay ho na nawasak. Alamin natin ang follow-up report ng Bombo Radio Coronadal. Libo-libong individual na ngayon apektado sa nangyaring magnitude 6.3 na lindol sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Office of the Civil Defense o OCD 12 Assistant Regional Director Jerome Barangco, nagpapatuloy sa ngayon ang assessment ng kanilang ahensya kung saan malawakan ang epekto na nasabing pagyanig. Sa Rayon 12, umaabot na sa siyam ang sugatan mula sa bahagi ng Kidapawan City at Makilala North Cotabato at may naitala ding patay. Samantala sa South Cotabato, 53 ang naitala ang nahimatay. Mariban sa namatay at injured, nasa 11 tahanan din ang nawasak sa nasabing lindol sa Tuluna North Cotabato, National Center ng naganap na pagyanig. Umaabot naman sa 23 mga gusali na pagmamayari ng gobyerno ang slightly at severely damaged sa North Cotabato at South Cotabato habang nakapagtala din ng sunog at pagkasira sa mga mall sa General Santos City. Sa ngayon, umaabot sa 31 munisipalidad, kabilang na mga syudad sa Rayon 12 ang nagkansila na ng klase. Sa ngayon, patuloy din ang monitoring sa nangyaring landslide sa mga bahay ng Tulunan, Makilala at Kidapawan City sa North Cotabato. Mga bahay ay nasira po, no? Ito ay sa Tulunan Municipality po sa North Cotabato. Meron po tayong 31 LGUs po na nag-issue ng suspension of classes. Meron din po tayong reported na maliliit po na landslide. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Maylin Oral si Charon para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang initial findings ng mga otoridad, lalo na yung mga tauhan ng Bureau of Fire Protection kaugnay dun sa nangyaring sunog sa malaking mall sa General Santos City. May report ang Bombo Radio, Jensen. Patuloy pa rin ang pakikibaka ng mga bumbero para maapula na nga po isang nasusunog na Gaisano Mall of Jensen mula pa pasado alas 7 kagabi hanggang sa ngayon kung saan inabot na ng mahigit 16 na oras ang sunog. Napag-alaman na lumawak ang sunog kung saan isang bangko ang tinupok ng apoy maliban pa sa kitchenwares, furnitures, bodega, food stalls, department stores, chapel at food court ng naturang mall. Naging amoy pritong manok naman ang inabot ang ilang bahagi ng fast food chain. Rumispon din naman ang iba pang fire truck mula sa LGU Sarangani Province, South Cotabato, Davao City at sa mga private sectors. Nakabukas na kalan ang inihinalang dahilan ng pagsiklab ng apoy sa Gaisano Mall. Sa initial na investigasyon ay sa food court ng mall nag-umpisa ang apoy. Sa pahayag ng ilang nagtatrabaho sa mall, naiwang bukas ang kalan sa isang stall dahil mabilis silang nagtakbuhan palamas nang tumama ang malakas na lindol. Nakaantabay naman sa labas ng mall ang mga trabahante at may mga pwesto sa pag-asang may maisa sa iba pang gamit. Nanawagan naman sila ng tulong sa LGU dahil mawawalan na sila ng trabaho matapos masunog ang mall. Samantalang hindi rin nagbukas ang SM Mall of Jensen matapos na magsilaglagan ang maraming bahagi ng Kisame matapos ang lindol.
Samantala, nagsagawa ang Infrastructure Audit Team ng City Engineer's Office at Office of the Building Official o OBO para sa pag-inspeksyon ng mga government buildings at commercial establishments sa lungsod. Pinangunahan din ang inspeksyon ni Dr. Bong Dasera sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Napag-alaman, alas 10 na ng umaga, pumasok ang mga empleyado ng City Hall dahil sa isinagawang inspeksyon. Suspendido rin ang klase sa lahat ng level, mapapubliko o pribadong paaralan dahil sa isinagawang assessment ng mga paaralan matapos ang 6.3 magnitude na lindol. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo General Santos para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Yvonne Carangas Aladino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Bombo International News. Bombo International News. Kinalit daw ni US President Donald Trump yung pag-walkout ng ilang mga opisyal sa kanilang pagpupulong. May detalye si Bombo Sol Marquez. Hindi na raw nakatiis ang mga Democrats sa binitawang mga salita ni President Donald Trump laban kay House Speaker Nancy Pelosi na naging dahilan ng mga ito para mag-walkout mula sa isinagawang private meeting kasama ang Pangulo. Kinunde na kasi ng House of Representatives ang pagtalikod ng US military mula sa nangyayaring sigalot sa pagitan ng Turkey at Syria na nagpapakita lang umano na walang plano ang Trump administration na makialam sa nasabing sagupaan. Tinawag umano ni Trump si Pelosi na isang third-rate politician o isang mababang uri ng politiko. Ayon kay Pelosi, isang meltdown daw ang natunghayan nila mula sa American president dahil sa pagkadismaya nila sa kung papaano pinamunuan ang naturang sitwasyon. Hindi naman nagpaawat si Trump at naglabas din ito ng larawan ni Pelosi sa kanyang social media account kung saan makikita ang House Speaker na nakatayo at tila dinuduro ang Pangulo. Nag-walkout ang Democrats mula sa naturang pagpupulong matapos bigong marinig mula kay Trump na maglalatag ito ng detalyadong plano kung papaano sosolusyonan ang problema sa Syria. Para sa Bombo Network News, Bombo Sol Marquez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Bombo Sports News. Buwas ngayon ang pakikiramay kaugnay ng pagpanaw ng American boxer na si Patrick Day matapos magtamo ng seryosong head injury sa naging laban nito kay Charles Caldwell at naitala nitong nakalipas ng mga araw ho. At mismong ang promoter na si Lou Dibela ang nag-anunsyo ng ulat matapos ang ilang araw na pagka-comatose nito at nanatili nga sa intensive care unit. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Balikan ko muna ang ating mga headlines. Pangulong Rodrigo Duterte, nagkaroon daw ng minor accident pero maayos na ang kanyang kondisyon. P-Box, inobserbahan ang Mount Apo kasunod na rin ang malakas na naitalang lindol doon sa rehiyon ng Mindanao. 11 bahay ang nawasak ng magnitude 6.3 na lindol at tuloy-tuloy ang obserbasyon dito ng mga otoridad dahil sa mga aftershocks. May naitala na rin landslide sa North Cotabato. Ang Department of Justice binaliwala yung hirit ng komite sa Senado na ipreserba na yung testimonya ng ilang mga resource person sa issue ng ninja caps. Farm gate price ng palay lalo pang bumagsak. Itong aabot daw ng 8-year low yung na-record dito sa bentahan ng palay. Samantala, sa ating ulat panahon, landfall ng bagyong Perla sa Northern Luzon. Posible raw mantala abutin ng hanggang sa araw na ng Linggo dahil sa napakabagal na takbo ng naturang bagyo. Sa ating balita sa labas ng bansa, US President Donald Trump minaliit yung pag-walkout ng ilang mga opisyal na kanyang nakapulong. Sa ating balitang palakasan, pakikiramay buho sa pagpanaw ng boksingero sa isang brutal na boxing match. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaari po kayo mag-log on sa www.bomboradio.com. Mula rito sa Bombo News Center, Makati. Ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio, Bombo!
at sumayin nyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines. Pa! Pa Radyo! Bombo!